Pero gusto ko lang ito i-share po sa inyo. Nung isang linggo po kasi, sinubukan ko po itong online system ng LTO. Nag-set po ako ng appointment para sa renewal ng rehistro ng sasakyan dito po sa may Pasig District Office. Mabilis naman po yung confirmation. Wala pang 30 minutes. Confirm na po ang pinili ko pong oras at saka araw. Kaya at yan po ay noong June 30 ang pinili ko pong araw. Pero Asik Galbante, ano, nang pumunta ako sa LTO Pasig para magrehisto, medyo nagulat po kami, ako, kasi sarado na pala ang mga smoke emission test centers doon po sa may tabi ng mga LTO. Pati na rin po dyan sa paligid, sa may banda po ng Barangay Kapitolyo. Sinara na po lahat mga emission center. Isa na lamang daw po yung bukas, yung nasa may bandang Estancia Mall. Pero hindi po sila tumatanggap ng walk-in. By appointment daw ang sistema, pero aabutin ka naman ng maraming linggo bago makakuha ng appointment. Ayon dun sa mga tao na kausap ko doon, no, pwede raw magbaka sakali ng walk-in sa emission test, pupunta raw ako doon po sa may Mandaluyong, malapit po sa munisipyo, o kaya dito sa Pasay City. Isipin po ninyo, nandun po ako sa Pasig LTO office, pinapapunta po ako sa may Mandaluyong City Hall o kaya sa Pasay para po sa emission test. Nakita ko po rin sa iba pang mga kaibigan na nag-post ng mga sa kanilang Facebook page. Ang sabi po nila, kung gustong makasiguro ng emission testing, yung iba raw po dyan, natutulog na raw po dun sa emission test center, sa labas ng test center, para kinabukasan, mauna po sila at makakuha ng emission test. So, paano to, Asik Galbante? Akala ko ba gusto ninyong mapadali ang transaction sa LTO? Ano? Suportado po natin yung inyong adhikain, yung plano po ninyong ipatupad, yung motor vehicle inspection system. Pero ano po itong nangyari ngayon? Wala pong motor vehicle inspection system dito po sa ating pinuntahan at mawala na rin po yung emission test center na kailangan sa rehistro. So ang nangyari, baliwala po yung ginawa po nating appointment. Ano? Practical na po sana, napakadali. Pero nabaliwala po yung appointment system na yan. Dahil nga, ito pala ang problema ngayon, kakaunti na lang ang emission test center na pinapayagan ng LTO. Sa suspecha po natin, ito po ay dahil gusto po nilang i-promote yung motor vehicle inspection system. Ito pa po ang problema natin. Nasabay pa naman ito sa implementasyon ng doble plaka law, na meron po tayong milyon-milyong mga motorsiklo na kailangan magrehistro at magpalit po ng pangalan ng may-ari. Although naglabas po sila ng moratorium na 60 days daw po ang moratorium para dyan sa doble plaka law. Pero kasabay po yan, kami pong mga libo-libo rin na gustong magpa-renew ng rehistro. Paano na po rin po yung mga bagong billing sasakyan na kailangan po nilang irehistro? So, Asik Galbante, sana po itignan po ninyo ito at hindi po daang mamamayan na ating pinag-uusapan po nito. Aabot po sa milyong mamamayan po ang apektado ng ganitong kalakaran po sa ngayon.